Huli sa akto ang isang lalaki habang kinakarnap niya ang isang sasakyan sa loob mismo ng parking lot ng isang mall sa lungsod ng Quezon. Panoorin po natin itong pagtutok na ito ni Lia Manyala. Mangiyak-ngiyak pa ang 26 anyos na si Brian Quino nang humarap sa GMA News kanina. Nasa kote ng mga pulis si Quino na aktong nangangarnap ng sasakyan sa parking lot ng isang mall sa Fairview alas 8:30 kagabi. Ang mga guards natin sa SM Fairview ay nag-report sa amin. Merong isang tao sa loob ng sasakyan kinakalkal. Nung sinita, hindi naman daw sa kanya. Dahil nabisto, agad na ibalik sa biktima ang kotse. Aminado naman ang suspect sa nagawa. Pero kwento nito, tanging mga gulong lang ang puntirya niya. May lalabas ko po sa parking lot. Kinukuha ko lang po yung gulong. Ano ginagawa mo sa gulong? Binibenta ko lang po. Nagbebenta rin po ng mga mugs. Malaki na po man yung 4,000. Isang 4,000 ilang gulong? Apat po. Bago pa naaktuhan ang suspect ng mga pulis, isa pang kotse ang nauna na nitong nabuksan sa parking lot ng isa pang mall sa lugar. Tanggal na ang gulong ng na-recover na kotse. Pati radyator at iba pang parte nito, chap-chap na rin. Sisisi na po ako, ma'am. Bukod sa gamit ng mga susi, isa ring getaway vehicle na Toyota Corolla ang nakuha sa lugar. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ang plaka nitong WRN-468 ay nakaw din mula sa isang Mitsubishi Adventure. Kaya payo ng QCPD Station 5, magdoble ingat. Dapat din daw na higpitan pa ang seguridad sa mga parking area ng mga mall. Maglagay tayo ng another lock doon sa Munebela. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Malakas ang kutob ng nanay ng dating miyembro ng Baywalk Bodies na si Joyce Rivera na may kinalaman umano si Raymond Dominguez sa pagpatay sa kanyang anak. Nakatutok si Emil Sumangin. Naniniwala si Ginang Nieves Santos na si Raymond Dominguez ang sumundo at nakadate ng anak niyang si Joyce Rivera ng Baywalk Bodies noong December 29 bago ito nawala at matagpo ang patay sa tabang exit sa North Luzon Expressway. Dati raw magkarelasyon sina Raymond at Rejoice, Diane Marie Santos sa tunay na buhay. Talagang clear and clear naman yung sinabi yun sa akin. Kaya naniniwala ako na yun talaga. Kasi yun, doon ako, yun ang nag-focus kami doon sa statement ni Rejoice na ganun. Pardon? Nagtungo sa tanggapan ng NBI, Death Investigation Division, ang ina ni Rejoice. Kasamang NBI Pampanga Provincial Office para isumite ang suot na t-shirt, short pants at underwear ni Rejoice nang madiskubre ang bangkay ng biktima noong bisperas ng bagong taon. Ipapa DNA analysis sa mga ito. Ayon sa NBI, magtatagal lang ilang araw ang pagsusuri at titiyakin pa rin nila kung na-preserve ng wasto ang mga ebidensya dahil higit 3 linggo na ang lumilipas mula ng maganap ang krimen. We have to assess it, kung it was properly preserved or not. Apo. It could have undergone contamination, deterioration, decomposition. Kasi may biological material dyan eh. Inamin ni Ginang Santos na natatakot siya ngayon pero iba raw talaga ang kutob niya nung buhay parawang anak. Minsan nagkwento na ito na malimit ang pag-aaway at pagseselos umano ni Raymond. Love triangle, may ganito, ganito. Kaya yun nga po ang gusto naming malaman. Nais ni Ginang Santos na makausap si Raymond Dominguez na anya'y huli niyang nakita ng personal noong burol ni Rejoice, dala ang korona ng patay na ito. Emil Sumangin, Nakatutok, 24 Oras. Sinimula na ng LTFRB ang recalibration at resealing ng metro ng mga taxi para sa dagdag pasahe. Ang ilang operator na kung naginit ang ulo, saan nila ay magulong sistema. Nakatutok si Steve Dailisan. Hila-hilera ang mga taxi sa tapat ng tanggapan ng LTFRB sa East Avenue. Dito muna kasi ipinoproseso ng mga operator ang franchise evaluation, assessment at pagbabayad ng 1,110 pesos kada unit. Pabalik-balik ko kami dahil hindi maano pa yung sistema, yung kung saan pipila, magulo. Kaya yung oras ko nauubos. Kasi on the average, yun ang talaga naming regular na kasi mayroon tayong inspection resealing twice a year. So, yun ang capacity. They will have to understand. Matapos magbaya dito sa LTFRB office sa Royal Balintawakan, tuloy ng mga taxi. Hanggang 300 unitang ang kayang i-calibrate at i-reseal ng LTFRB kada araw. Kulang daw kasi sila sa tao. Kaya gumawa ng schedule ang LTFRB. Uunahin muna mga may plakang natatapos sa 1 at 6, saka isusunod ang iba pa hanggang sa May 25. Kaya may ibang taxi operator na sa katapusan pa ng Mayo makakapagpatupad ng dagdag singil. Tumataas ang gasolina, hindi naman lang bumababa
naiiwan yung ibang taxi ko. Kailan pa ikakalibrate yun? Kailan tataas ang... Dapat sana 1 and 2, tapos maliit lang ang gap ng panahon. Pinagsabay-sabay natin sila ngayon, yung rambulan. Palagay ko, di lalong mas mag-chaotic ang situation, mas lalong matatagalan yung iba. Sinubukan ng GMA News na bumiyahe mula sa Balintawak hanggang GMA Network para malaman kung magkano itinaas sa pasahe. Ngayon ipinapatupad na ang 40 pesos na flag down rate at 3 pesos and 50 centavos para sa kada 300 metro ng biyahe. Para kayo makasiguro na calibrated at resealed na yung inyong taxing sasakyan, hanapin muna yung sticker ng LTFRB na nakadikit dito sa labas ng windshield. Meron din yung sticker ang BIR dito sa pinakagawing kanan ng windshield. Titingnan nyo rin syempre itong metro, dapat ho, selyado yan. Bago kayo bumaba ng taxi, hingin nyo muna yung resibo. Dito nakasaad kung gaano yung layo ng inyong ibinyahe at yung eksaktong halaga na inyong babayaran. Ayon sa taxi driver na si Darwin, baka hindi rin sila makikinabang sa taas pasahe. Pareho lang sa dati ang may mangyayari. Kasi tumaas ang gasolina, tumaas din ang boundary. Ganun pa rin. Ano pong pangalan natin? Sige. Pwede na ba itong punitin? Yung dating 80 pesos na pasahe mula sa Balintawak hanggang dito sa GMA, ito 110 pesos na para sa 5.78 kilometers, mga 30 pesos din yung itinaas. Bukas ang LTFRB hotline na text line para sa sumbong ng mga commuter. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nagkaroon ng gulo sa lungsod ng Valenzuela. Kagabi, inabutan ng isang grupo ng mga nagbong motorsiklo ang sasakyang tumakbo umano matapos silang sagiin. Si Tricia Safra, naka-alerto 24, eksklusibo. Di sinasadyang mag-stop over sa presinto ng Valenzuela City ang mga motorcycle rider na ito matapos masangkot sa gulo. Binabagtas nila ang MacArthur Highway bandang hating gabi na sagiin umano ng isang AUV ang isa nilang kasama. Tumbaraw agad sa kalsada si Saad Abdullah, pero imbis na huminto, tinakbuhan sila ng AUV. Nang maabutan ang sasakyan sa Melinta exit, sumiklab ang gulo. Bigla lang binuksan ng pinto, sabi nila, anong gusto ninyo? Pagbaba naman, lumaban sila, bigla kami sinuntok. Tapos bigla akong ninampas ng bato. Nahihilo po ako ngayon. Sa gitna ng away, humarurot daw palayo ang AUV at iniwan ang dalawang pasaherong nakikipag-away, sina Rodney Calyang at Raynan Galang. Pero anila, hindi sila ang nag-umpisa ng gulo dahil tulog sila sa biyahe. Gising na lang namin dito sa may Malinta, nagkakagulo na sila. Pinil ko silang awatin, ayaw yung paawat eh. Pinasinungalingan naman ito ng mga nagre-reklamo. Ikaw naman ang suntukin, hindi ka lalaban, kahit ang langgam nga eh. Pag apakan mo yun, kakagatin ka. Sasampahan ang reklamong physical injuries ng mga rider, sina Calyang at Galang. Tricia Zafra, naka-alerto 24. Pinasok ng mga magdanakaw ang isang tao pahambay sa lungsod ng Quezon. Natakay nila ang mahigit 100,000 pisong halaga ng mga alahas at kagamitan. Si Michaela Papa, naka-alerto 24. Masayang umuwi ang tatlong magkakatrabaho sa medical insurance company matapos ang tatlong araw na pagkadestino sa Cavite nitong Linggo. Pero ang kanilang saya, agad napalitan ng pagkadismaya. Nadatnan kasi nilang ikinandado ng kanilang landlady ang gate ng inuupahang bahay sa kanto ng Quezon Avenue at Barangay Santo Domingo. Kasunod na nilang nadiskubre na puwinersa na pala ng di pa natutukoy na salawin ang lock ng kanilang bahay. Ang masaklap sa kanilang pagkawala na nakaawan sila ng mahigit 100,000 pesos na halaga ng kagamitan. Kaya agad kami akyat, nagulat na rin kami na ano kagagap pumunta kagadong barangay. Hindi ko na alam yung sarili namin kasi syempre gutom pa kami, galing kami sa biyahe. Sama sa pinangay na magnanakaw ang alahas, credit card, papeles at mga lotion. Pati ang plancha takoy, di na pinatawad. Sabi sa kanila ng landlady, pinadlock nito ang bahay sa pag-aakalang di na babalik ang tatlo. Pero hindi raw niya napansin na nilooban na pala ang bahay. I still have the money to buy for all those things. Ang gusto ko lang, justice lang talaga. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang buong pangyayari. Patuloy namang iniimbestigahan ng polis ang insidente. Michaela Papa, naka-alerto 24. Mula sa ibang bansa, pinadala ng ating news scooper ang pagbaha sa Jeddah sa Saudi Arabia dahil daw sa baradong drainage. Yan at iba pang nakalat ng ating mga news scoopers sa pagtutok na ito ni Josh Villanueva.
Ito ang bahang dulot ng 4 na oras na pag-ulan sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayon kay Hugh Cooper Deo Francis, isang OFW, mahina lang daw ang ulan nitong Biyernes. Pero dahil sa baradong drainage, naipon ang tubig. Tambak na basura naman ang naipon sa bahagi ng ilog na ito sa Marilao, Bulacan. Kwento ni Hugh Cooper Amy Singian, 4 na araw na ang mga basurang nangangamoy na. Posibleng inano daw ito dahil sa mga pag-ulan nung isang linggo. Sana raw, maaksyon na agad ng mga otoridad ang problema. Isang kotse naman ang bumangga sa isang puno ng saging sa Santa Rosa, Laguna. Hinala ni Hugh Cooper Emer Meneses, posibleng nakaapekto sa paningin ng driver ang fog kaninang madaling araw. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at itlato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng Scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address, at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga U-Scooper, yun lamang pong mga video at itlato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-U-Scoop ninyo. May tuturing suki na ng mga pulis ang grupo ni Raymond Dominguez kasi makailang beses na raw silang naaresto yung mga miyembro ng grupo niya sa iba't ibang kaso pero sadya raw silang madulas. Tanong tuloy ni DILG Secretary Jesse Robredo, hindi raw kaya may mga kakuntsyaba silang mga pulis at mga tauhan ng iba pang ahensya ng gobyerno? Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ito. Matagal lang nasa PNP rogues list ang Dominguez Carnapping Group. Ilang beses na rin labas-masok sa kulungan ang maumanoy miyembro at leader nito. Mahigit 20 kaso na rin daw ang kinakaharap nila pero nakakapagpiyansa kaya nakakalaya. Professional daw kumilos, mabilis gumalaw, malinis magtrabaho. Kaya dula ni DILG Secretary Jesse Robredo, hindi lang ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez ang nagpapatakbo ng umanoy sindikato. Ako po hindi ko inaalis na hindi lang pulis, baka po iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero ayaw pang magpangalan ni Robredo habang iniimbestigahan ang kaso. Yung carnapping po, hindi naman yung lalaki at lalaganap kung wala pong mga kasama, nagre-register ng mga sasakyan. Kung wala pong mga iba pang kasama na nagpapalago po ng negosyo ito. Magtataka po kayo, isa doon no bail, pero may bail. Ibig po sabihin, kailangan po natin imbestigyan, siyasati natin, sino po yung dahilan kung bakit yung mga kasong no bail, may bail. Hindi na raw bago sa PNP ang impormasyon may posibleng sangkot na pulis. Marami tayong impormasyon na nare-receive, merong written, merong telepono. We still have to establish evidence and gather evidence to validate this information. Hindi pa raw tapos ang investigasyon ng PNP sa kaso ni Emerson Lozano at kasamang si Hernani Sencil, pati ni Benson Evangelista. Pero may connection daw rito ang grupo ni na Dominguez. Sa ngayon, may 2 suspect ng hawak ang PNP, sina Alfred Menjola at Ferdinand Parolan na na-inquest na nung Sabado. Bukod pa dito mga na-recover sa isang subdivision sa Pampanga na pinaniniwala ang pinagkutaan ng grupo. I'm confident that the evidence is strong. We just have to file it dahil yun ang nire-require ng batas. Sa sinumpang salaysay ng suspect na si Menjola, sinabi nito na kasama siya ng grupo ni Dominguez nang karnapin at dukutin si Evangelista noong January 13. Hindi raw niya nakitang pagpatay kay Evangelista. Inutusan daw kasi siya ni Dominguez na bumili ng gulong at gasolina. Nalaman na lang daw niyang itinapon ang bangkay ni Evangelista sa Nueva Ecija. January 14, nakita ang sunog na bangkay ni Evangelista sa Nueva Ecija. Tuloy ang investigasyon ng pulisya para makumpirma ang sinabing ito ni Menjola. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.